Lahat tayo ay may kwentong katatakutan, mga karanasang kakilakilabot, hindi may paliwanag, ngunit sadyang nangyayari. May mga taong saglit nang nakakaramdam ng mga kaluluwang bagamat sumakabilang buhay na, ay hindi pa rin ganap na lumilisan sa ating daigdig. Gaya na lamang ng TV host at actress na si Carmina Villaruel at komedyanteng si Terry Honor. Ano kaya ang gagawin ng isang babae kapag ligawan siya ng isang maligno? Ito ang kwentong katatakutan na hinalaw mula sa karanasan ni Carmina Villaruel. Kaming dalawa lang yung yaya ko yung nakatira doon sa dati naming townhouse. Tapos nagsimula to nung high school pa lang ako. Doon na ako nagsimula makaramdam ng kung ano-ano mga experiences. Pero yung pinaka-grabbing experience na naramdaman ko yung meron talagang isang kaluluwa ng lalaki na nakita ko at saka na naramdaman ko, yun yung pinaka-nakakatakot. Pinag-usapan natin, dapat tabi tayong matulog, tapos inunahan mo pa ako sa pagtulog. Yeah. Bango ka muna sandali. Tulungan mo naman ako sa paghanap ng blouse. May continuation yung bukas sa taping eh. Yeah. Yeah. Problema, kailangan to plansyahin. Yabang ko muna sandali, baka plansya naman to. Sige na, para bukas dire-diretso na tayo. Yeah! Yeah, ano ba kung matulog ka naman parang mantika eh? Yeah! Talaga, Yaya, ikaw yun eh. Akala ko parang nakayuko ka lang. Imposible yun, ma'am. Nandun ako sa labas, nang tatapo ng basura. Yaya, natatakot na ako. Pakiramdam ko parang kakaibang espiritu na to eh. Parang kaya niya magpalit-palit ng mga iba't ibang anyo. Ma'am naman, pinaaandar nyo lang imagination ninyo. Dadalawa nga lang tayo, magtatakutan pa tayo. Yaya, hindi ako nagbibiro. Natatakot na ako talaga. Kung dati nagpaparamdam lang siya sa akin, tapos ngayon nagpapakita na siya. Eh, anong gusto mong gawin natin? Maglipa tayo ng bahay? Sandali nga, kukuha kita ng tubig para mahimasmasan ka.
Ayon kay Carmina, malimit ay alas 6 ng umaga nangyayari ang pagpaparamdam ng malignong nagkagusto sa kanya. Ngunit, hindi rin pala ito namimili ng oras. Nakakaramdam ako ng mga ganyan, tsaka nafe-feel ko yung mga ganyan pag 6 o'clock ng umaga parate. Yaya, katutulog ko lang eh. Talaga yung kamay niya, na feel ko talaga na may kamay dyan. Tapos mainit pa yung pakiramdam, so para talagang tao siya. Yaya! Yaya! Yaya, nasa ka ba? Anong balita? 17? Mukhang free naman ako. Bakit? Anong meron? Talaga? Ah, sige. Sabihin ko kay Tita Dolor. Sige. Ako nang bahala. Okay. Thank you. Bye. Sa pagkonsulta ni Carmina sa isang psychic, nakumpirma ang kinatatakutan niya. Nagkagusto nga sa kanya maligno. At tila, wala itong balak maglaho. That night, nagkaroon ako ng sobrang taas na lagnat. Tapos sabi sa akin ng yaya ko, nagdi-deliryo daw ako. Sige na, ma'am. Oh, sige na. Yaya, ayoko talaga. Wala akong gana. Hindi ka pwede uminom ng gamot eh. Kung gutom ka, sige na. Mahirap na kung lumala pa yung lagnat mo. Sige na, ma'am, please, oh. Oh, sige pa. Ayoko na. Ayoko na talaga, yaya. Sige na nga. Oh, ito, oh. Inumin mo na lang to. Oh. Sigurado ka, ma'am. Pwede ko naman tawagan yung sister mo. Papuntayin ko na lang siya dito. Yaya, huwag mo nang abalahin pa yung pamilya ko. Tsaka isa pa, baka hindi naman sila maniwala sa akin eh. Sige na nga, kunin ko lang ang thermometer, ha?
mama ka sa akin. Mama ka. Halika. Halika. Iwan mo silang lahat. Ayoko. Halika na. Halika. Mama ka. Halika. Mama ka. Halika. Ma'am! Ma'am, gising mo yung ma'am! Ma'am! Ma'am, gising mo! Gising? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ha? Yaya, kinukuha niya ako. Ano? Gusto niya ako sumama sa kanya. Ano ba? Ano yun? Ha? Yung itsura nung guy, nakaputing polo siya, tapos nakamaong, tapos naka-loafers. Kung paano ko na-overcome, syempre, continuous prayers lang talaga eh. Kailangan yung may matinding faith ka sa Diyos. Ang katotohanan sa mga espiritong nagkakagusto sa tao, no? Hindi lang ito isang kaluluwa. Pwede rin ito maging espiritu na maligno. Pwede rin maging espiritu ito ng duwende na magkakagusto sa mga taong nabubuhay katulad natin. Ang kadalasan nilalapitan nito, no, yung mga tao, lalo na yung mga dalagita pa lang, na mahilig mapag-isa. Yung dahil sa kagustuhan nga nilang malayo, o wala silang kalaro, wala silang kaibigan, itong mga espiritong ito lumalapit sa kanila. Sa mga bago pa lang, no, sa mga bata, no, na hindi pa nakakaranas nito, pinaiiwasan natin palagi ang maging mapag-isa ng matagal. Kung maaari, huwag kayong mag-isa sa mga kwarto nyo. Yung maging loner. Dahil dito may posibilidad na magkaroon ka ng kaibigan o manliligaw ng espiritu. Minsan, sa di sinasadyang pagkakataon, naging tulay siya sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Ito ang kwentong hinalaw mula sa karanasan ni Terry Honor. High school pa lang ako noon, naglalaro na kami ng mga classmates ko ng Spirit of the Glass. Tapos hanggang sa nga nag-college ako, hanggang sa mga barkada ko, na hindi ko akalain na sa pagbibiruan o laro, parang doon nagsimula yung nakakakita o nakakausap ako ng mga kaluluwang gala o kaluluwang nililigaw na parang humihingi ng tulong. Hoy, Ian, kailangan pa ba natin ito ituloy? Dinuwag ka naman, Terry. Trip lang naman to, sister. Basta, kung may mapikon tayong mga spirito, kung iyan ang magpapaliwanag sa kanila, ha? Oo nga. Nako, if I know, gusto rin ng mga espiritong mantrip, ano ba naman ang ginagawa nila sa kabila? Oo nga, no? paano? Sige, mga sister, tara, umpisa na natin. Umpisa na. Ayan. Layos mo kasi. Ayan. Ayan. Kasi, ganyan mo. Ayan. Layos mo. Ayan. Ayan. Game. May espiritu ba kaming kasama ngayon? Terry, tinutulak mo baso mo eh. Hindi eh, no? Sige nga. Kung may espiritu dito ngayon, tatanungin kita. Maganda ba ako? C-H-A-K. Bruha kayo eh! Ibig sabihin, pangit ka! Nako! Mga bruha kayo, sabi ko nga, tinutulak niyo yung baso eh! Oy, hindi ah! Tsaka talaga! Pangit kita, bitin mo yung itsura mo! Ang ganda-ganda ka! Ibalik mo ang daliri mo dyan! Ayan! Ang ganda-ganda ko nga, nagsisinungaling yan! Hindi, pangit ka talaga! Pangit! Tsaka! Nako! Terry, ikaw ba nagpapagalaw ng baso? Hindi ah! May espiritu ba kaming kasama? Sino ka?
Nena? Terry, hindi magandang biro yan, Terry, ha? Terry... Terry, natatakot ako. Bakit? Terry... Kung hindi ikaw ang gumawa ng Terry, sino yun? Hindi ako. Basta, hindi magandang biro yan. Anong problema nun? Sandali nga. Anong ginagawa niya? Hindi naman talaga yung Spirit of the Glass o paglaro namin yung Spirit of the Glass ang una kong inkwentro na nakakausap o nakakita ng kaluluwa. Later on ko na nalaman kaya pala nagalit sa akin ang kaibigan ko dahil kamamatay lang ng lola niya. Ang unang inkwentro ni Terry sa mundo ng hiwaga ay nangyari nung kabataan niya sa kanilang probinsya sa Bataan. Usap-usapan nun sa kanilang bayan ang pagpaslang sa magkapatid na si Edong at Lando. Mga kababata ni Terry na malapit na kaibigan ng kanilang pamilya. Nanggaling ako sa burol ni Edong at ni Lando kagabi, ah. Ay, nako, si Ditas, hindi makausap. Iyak ng iyak. Halos maloka, eh. Bagay, sino naman na hindi inang maloloka? Sabay pang nawala ang kanyang anak. Gusto mo ba sumama mamaya sa lamayan? Magdadala ako ng kakanin. Kayo na lang po, Inang. Ba't naman ayaw mo? Eh, kasi... Ninervyos po kasi ako sa mga patay, eh. Lalo na yung mga nabaril sa ulo. Baka kasi nandun pa rin ang butas sa noon nila, eh. Ano ba naman pinagsasabi mo? Siyempre, natakpan na yun ng embalsamador. Saka mahiya ka naman kay Ditas. Kababata mo si Edong at si Lando, ah. Sabay kayong lumaki. At magkaibigan. Sige, tahipan mo yan. At ipapasok ko lang yung sinampay ko. Inang, ginulat niyo ako, Inang. Ano bang ginagawa mo? Eh, akala ko kasi may tao po sa labas. Halika na, tulog na tayo ulit. Marami tayong gagawin bukas. Tutulungan mo ako maglinis ng kulungan ng baboy. Halika na. Terry, halika na. Maaga tayong gigising eh.
nga, bangungot ka. Nasaan sila, Ina? Sino sila? Terry. Sino po? Wala naman na. Narito sila, Inang. Binabangungot ka, Terry. Ano ba? Kaya pala doble-doble ang takot na nararamdaman ni Terry ay dahil doble-doble rin ang mga kaluluwang bumibisita sa kanya. Ni-nervous talaga ako noon. Hindi ko alam kung bakit ako pinupunta ni Edong at Lando. At lalong hindi ko alam kung may gusto nga silang sabihin sa akin. Terry, ano ba? Ba't niyo ba ako pinatawag ng nanay mo dito para umupo sa tabi ng spiritista? Alam kong mabigat ang dinadala mong pasanin sa ngayon, Ditas. Pero malakas ang pakiramdam ni Terry na merong gustong iparating sa'yo si Lando at si Edong. Maghawakan tayo ng mga kamay. Huwag kayong mabahala. Huwag tayong bibitaw sa isa't isa. Kailangan natin ang pinagsama-sama nating lakas at dasal. Ituon natin ng buong puso, isip at kaluluwa ang pagtawag kila Edong at Lando. Para malampasan nila ang lambong na naghihiwalay sa mundo natin mula sa dimensyon nila. Terry, anong nakikita mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Kamakohan lang to. Ayaw nila akong kausapin. Ikaw ang gusto nilang kausapin dahil ikaw ang kaibigan nila. Meron daw silang gustong sabihin sa inyo, Aling Titas. Patunayan mo sa akin na totoo ang sinasabi mo. Patunayan mo na nakakausap mo si Lando at si Edo. Nung bata pa daw sila, pumunta daw kayo ng bayan para bumili ng paninda sa sari-sari store niyo. Pagbalik niyo ng bahay, nahuli niyo sila nagna ako ng laruang plastic na truck. Pinagpapalo niyo sila. Pero hindi niyo na binalik ang truck. Paano mo nalaman yan? Wala akong pinagsasabihan yan kahit ama niya dahil malaking kahihiyan. Ayaw nila kayong iwan. Pero yun ang itinakda ng Diyos para sa kanila. Nasa mas mabuting lugar sila ngayon. Hindi kayo dapat matakot o malungkot. Hindi nila kayo papabayaan hanggang sa magkita kayong muli. Wala na sila. Tahimik na sila. Aling Ditas, patawad po kung mas lalo kayong nahirapan. Gusto ko lang pong makatulong. Salamat, Terry. Salamat. Maraming paraan ang mga entity na makapagbigay ng mensahe sa mga tao na sensitibo. Ngayon, mayroon namang ibang paraan ding nagagamit kamukha nitong mga
gadgets na ginagamit ng parapsikolohiya. Ang gusto ko lang sabihin ay huwag silang basta maglalaro ng Spirit of the Glass. Buksan ang isipan. Harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwagang magaganap. Kaya, huwag kukurap. Ito ang aktual na kuha mula sa set ng isa sa mga shows ng GMA. Animoy isang figur ng babae ang bigla na lang dumaan. Pagmasdan yung mabuti, huwag kukurap.